Yaya, after mo dyan, hindi ka pa pwede matulog ha. Maglalaba ka pa, magpa-plancha, tapos pakainin mo yung mga bisita at saka yung mga aso. Mukhang kanina pa po akong nagtatrabaho alas 4 ng madaling araw. Baka po pwede magpahinga. Hindi pwede, Yaya. Akong masusunod dito. Attorney, lagpas 12 oras na po akong nagtatrabaho bilang kasambahay. Legal po ba ito? Hindi po yan legal. Sa ilalim ng Article 4, Section 20 ng RA No. 10361 o Kasambahay Law, ang isang kasambahay ay dapat may oras ng pahinga na hindi bababa sa 8 oras kada araw. Attorney, stay in kasambahay ako. 1 year na ako sa amo ko pero hindi ako binibigyan ng day off. Lagi na lang ako pinapaasa ng amo ko na makakalabas ako sa susunod na buwan pero hindi naman natutupad. Legal ba to? Hindi po yan legal. Sa ilalim ng Article 4, Section 21 ng Kasambahay Law, ang isang kasambahay ay dapat may isang araw na day off kada isang linggo ng trabaho. Ayon naman sa Article 4, Section 29 ng Kasambahay Law, dapat may service incentive leave na 5 araw kada isang taon ang bawat kasambahay. Attorney, 5 years na ako sa amo ko, pero wala akong benepisyo na natatanggap. Kahit SSS, PhilHealth, kung magkasakit man ako at ma-hospital, binabawas nila yun sa sahod ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Sa ilalim ng Article 4, Section 30 ng Kasambahay Law, ang isang kasambahay ay dapat may mga social benefits tulad ng SSS, PhilHealth at pag-ibig. Kahati dapat ang employer sa pagbabayad ng contributions para dito. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Gretchen ho po, huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.